Bastosa. Ganito inilarawan ni Cliff Lewis ang mga taga-suporta ni presidential aspirant at Vice President Eleni Robredo kaugnay sa nangyaring sigawan sa Baguio City Public Market. Depensa ni Cliff, hindi niya umano pakikitunguhan nang hindi maganda ang mga taga-suporta ni Robredo kung naging maayos din ang pakikitungo nito sa kanila. Alam ko po siguro kung ako po ay may mali sa mga sinabi ko, yun din po ay sa kadahilanan po na bastos po ang mga supporters ni Leni kahapon. Hindi man po sana ako maging bastos kung hindi pa po sila nagsalita at hinayaan na lang po kaming dumaan. Sa kanyang Facebook post, nilinaw ni Cliff na hindi niya nakausap o nakaharap si Jillian Robredo na bunsong anak ni Vice President Eleni Robredo at hindi umano ito ang nakasagutan niya kundi ang mga taga-suporta ng Vice Presidente. Kwento ni Cliff. Noong araw at oras po na yun, ang kasagutan ko po ay yung supporter. Kasi ganito po ang sinabi sa akin kahapon. Nung sinabi ko po na excuse po, padaan po kasi nagmamadali ako, ang sagot po sa akin ay wala akong pakialam. Ang importante, iboto mo si Leni. Ngayon, ang sagot ko po nung ganun ang sinabi sa akin, ay ganun po ba? Hindi pa po nananalo si Madam Leni, nagiging diktadorya na kayo. Bintang kayo ng bintang na si Marcos ang diktadorya. Hindi pala, kayo pala ang diktadorya. Yun ang sinabi ko. Dahil dito, lumapit umano ang isang babaeng supporter ni VP Leni Robredo kasama ang dalawang pulis ng lungsod. Dito na anya na sigawan ang babae matapos siyang duru-duruin ito. Kaya po, lumapit po yung isa po na supporters ulit na babae. Hindi ko po alam kung ilang edad pero naglalaro po sa 50 pataas ang edad nito. Kasama po yung dalawang pulis at idinuduro-duro po ako nung babae. Kaya sabi ko, wag mo akong iduduro-duro kasi taga dito ako, igurot ako. Kayo, dayuhan lang kayo. Hanggang doon lang po yung sagutan namin dahil hinawi po ako ng ating kapulisan ng Baguio. Kawalan umano ng respeto sa pamilihan ng Baguio at sa mga tindera ang ginawang ito ng mga taga-suporta ng Vice Presidente. Hindi rin umano dapat idinadamay ang pamilihan ng Baguio sa pangangampan niya. Kaugnay nito, wala umanong dapat ihingi ng paumanhin si Cliff sa nangyari dahil ipinaglalaban lamang umano nito ang alam niyang tama. Tinawag din itong sinungaling ang TV5 dahil sa maling impormasyong ibinalita umano nito ukol sa tunay na nangyari. Sinasabi ko to, wala pong nagturo sa akin, wala po akong kodigo. Buong puso ko po to na sinasabi sa inyo na hindi ako hihingi ng tawad. Bagkos dapat, TV5, sobrang sinungaling ka. Ginawa mo pang inedit-edit mo pa, hindi mo pinanood yung buong video. Sinasabi mo na sinigawan ko si Leni ay yung anak ni Leni. Hindi ko nga nakaharap yung anak ni Leni. Kung sino ka man na TV5 ka. Dahil yun ang totoo. Kung makikita nyo sa video, ang kausap ko doon, yung supporter at saka yung pulis. Samantala, nananawagan din si Cliff sa kapwa nito igurot na suportado si Robredo na wala umano itong personal na galit sa Vice Presidente bagkus ipinaglaban lamang umano nito ang kanyang karapatan bilang isang mamamayan. Ito si Kyra Gaspe para sa North Central Luzon News Media.